Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa isa na namang segment ng Source of Strength. At patuloy tayong mabati sa lahat ng mga viewers natin ng isang pinagpalang araw sa inyong lahat. At dalangin ko na patuloy tayong makasumpong ng kalakasan sa pamamagitan ng mga pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ngayon pong umaga na ito, nais ko pong ibahagi ang isang mensahe na pinamagatan kong superdemic virus, more powerful than COVID-19. Nais ko muna pong tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa isa na namang napakagandang umaga na ibinigay niyo sa aming lahat. Dalangin kong sa pagbabahagi ng iyong salita ay makasampung kami ng kalakasan at biyaya na nagmumula po sa inyo. Buksan mo ang aming kaisipan at ang aming puso upang matanggap namin ang mga bagay na nais mo naming matanggap ngayong araw na ito. Salamat po sa inyo ko pinagtitiwala ang mga nalalabing sandali sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen at Amen. Lahat po tayo ay ginulantang ng isang nakakatakot na pandemya, ang COVID-19, the new coronavirus. At sa sobrang bilis po nitong makahawa, sobrang bilis kaya tinawag din itong isang outbreak, umalat ito sa halos buong mundo. Narito ang ilang datos mula po sa Worldometer. Mayroon po silang inilabas May 23, 2020, 4:23 GMT. Ang kaso ng coronavirus ay umabot na sa 5,306,158. Ang mga namamatay po ay umabot na ng 340,000. Ang nakarecover ay 2,160,039. At ang mga bansang naapektuhan po nito ay umabot ng 213. Sa I Love Taguig Facebook page na nakita ko as of May 22 sa COVID-19 updates, ang total number of cases sa buong Pilipinas ay umabot po ng 13,597. Sa National Capital Region, nagtala po tayo ng 7,384. At sa lungsod ng Taguig, mayroon po tayong suspect na 1,459. Ang kumpirmado ay 383. Ang nakarecover na po ay 76. At ang mga namatay ay umabot sa bilang na 21. Yan po ay as of May 22. Sa kasalukuyan po, hindi pa natin alam kung kailan ito titigil dahil wala pa tayong tiyak na paraan upang ito ay masumpo. Kaya naman patuloy tayo sa pagsunod sa mga kaparaanang ipinalalabas ng Department of Health katulad ng pagsusuot ng face mask, social distancing, madalas na paghuhugas ng kamay. Ang lahat ng ito ay upang manatili tayong ligtas sa virus o sa posibleng pagkapit ng virus sa atin. Sa madaling salita, isa ho sa aral na ating dapat na matutunan ay yung pagiging malinis sa ating katawan. Ito ay upang makaiwas sa pagkahawa. So, gawin na nating maging kaugalian, a new way of life, ang pagiging malinis. Ganun pa man, nais kong ipaalam ang pinakamatinding virus na nakaapekto sa buhay ng lahat ng tao sa lahat ng panahon. Ito ay higit sa endemic, higit sa epidemic, higit sa pandemic. Kaya tinawag ko po itong superdemic. Super sapagkat higit ito sa normal at kinakailangan ng isang supernatural act
and supernatural intervention upang ito ay magamot. Ito ay hindi coronavirus. Ito ay tatawagin kong sin virus. Ay superdemic problem. Superdemic problem. Alam niyo po, madalas nating naririnig ang mga term ng mga sumusunod, ano yung endemic. Pag sinabi daw nating endemic, sabi sa diksyonaryo, is a disease or condition found among a particular people in a certain area or in a certain area. Pag sinabi naman nating epidemic, it is a disease that affects a large number of people within a community, population, or region. Pero pag sinabi nating pandemic na, ito po ay isang epidemic that spreads over multiple countries or continents. Kaya po itong COVID-19, eh pandemic dahil 213 ang bansa na naapektuhan niya. At hindi lamang po yun. Ito rin ay considered na outbreak. Kasi ang ibig sabihin ng outbreak ay sudden breaking out or occurrence or eruption. And when referring to an infectious disease, an outbreak is specifically a sudden rise in cases. Ngayon, bakit ko po tinawag na superdemic? Sarili ko pong inventong salita. Hindi ko alam kung mayroong ganyang salita sa diksyonaryo. Payagan nyo na po ako. Hindi man po ako linguist, hindi man po ako diksyonary, pero ginamit ko lang po itong term na ito para sa aking sermon o mensahe. Superdemic is a disease that needs a supernatural act or intervention. Yan po yung sabi ko kanina. At itong sin virus is a virus that is not just common and has affected all men. It has affected the entire human race. Tingnan niyo ang sabi sa Romans 5:12 sa New Living Translation. When Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sinned. Paano nakapasok itong sin virus? Eh dahil po ito sa pagkakasala ni Adan at si Eva. Maalala niyo po yan sa Garden of Eden. When they disobeyed the commandment of God. Ang sabi ng Panginoon kasi, huwag nilang kakainin yung bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Pwede nilang kainin yung ibang bunga ng mga punong kahoy. Eh kaso, yun pa talaga ang kinain nila. Si Eva ang unang kumuha, kumain, at binigay niya rin si Adan. But the command was given actually to Adan. Kaya dito, pagdating sa New Testament, nililinaw si Adan yung nagkasala. Si Eva ay nadaya. Eve was deceived. Adam sinned. Ito po nakalagay dito, kababasa lang natin. Kung sa COVID-19 virus, may mga hindi naapektuhan, sa sin virus, lahat ay naapektuhan. Sabi sa Romans 23, all have sinned and fall short of the glory of God. Kung babalikan natin kung paano nakapasok, dahil sa kasalanan ni Adan, nakapasok, eh wala naman tayong pinanggalingan, kay Adan tayo lahat ng galing. Kaya minana natin yung kasalanan na yon. Kaya dito sa Romans 3:23, malinaw ang sabi ni Apostol San Pablo, all have sinned and fall short of the glory of God. Kung sa COVID-19 wala pang malinaw na gamot, sa sin virus, ito po ang good news. Merong provision ang Panginoon. Sa John 1:29, mababasa po natin, kinabukasan nakita ni Juan, si John the Baptist, si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Itong virus ng kasalanan, ang sagot galing din sa Panginoon. Sabi ni John the Baptist, behold the Lamb of God who takes away
the sin of the world. Alam niyo, sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat ay nagkasala, lahat ay mamamatay. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Ang regalo ng Diyos, ang kalob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kanino? Kay Kristo Jesus. Kaya nga po si Kristo Jesus ang gamot sa sin virus. Wala pa tayong naririnig na kung meron man, no, nagamot sa COVID-19, hindi pa nakakarating dito, o baka matutuklasan pa lang, o baka natuklasan na ng iba. Pero sa sin virus, bagamat it has affected the human race, merong provision ng Panginoon, and that is Jesus Christ. Kung isa sa mga aral ng pandemic ay ang pagiging malinis sa katawan, ganun din ang sinasabi ng Biblia hinggil sa malinis na pamumuhay. Tingnan niyo ang Romans 6, 1 and 2. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Ang sabi sa Romans 6, verses 6 and 7, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus na kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya meron tayong ano, di ba? May aral na natututunan tayo sa pandemic, yung patuloy na paghuhugas at magiging bahagi na ng buhay natin yan. Paghuhugas ng kamay, paliligo, no? Sa Biblia pala, itinuturo din yung malinis na pamumuhay na hindi tayo manatili sa ating kasalanan. Kung may social distancing sa COVID-19, meron ding iniuutos ang Diyos na dapat nating layuan. O tingnan nyo, Proverbs 4:14 and 15, ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama huwag mo ngang tutularan. Anong sabi sa verse 15? Kasamay iwasan mo, ni huwag mong lalapitan. Bagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. We have to distance ourselves from doing evil. Tingnan niyo ang sabi sa 1 Thessalonians 5:22. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Shy away, get away. Run away from all forms of evil. Kaya may social distancing doon. Mayroon din tayong spiritual distancing sa ating pamumuhay. Ngayon, ano ang dapat nating gawin upang gumaling tayo sa sin virus? Number one, magbalik loob po tayo sa Diyos. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ganito ang sabi ni Joel sa Joel chapter 2 verse 13. Magsisi kayo ng tao sa puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magali at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Sa Gawa 17:30, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay niuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit, alikuran ang kanilang masamang pamumuhay. So yun po yung una. Ang una natin, magbalik loob tayo sa Diyos. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Yan ang unang hakbang para ho tayo makalaya at gumaling sa sin virus. Ikalawa,
kilalanin natin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ano ba ang kanyang ginawa? Siya ang nagbayad sa kasalanan ng tao sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Tingnan niyo ang Romans 4:25. Siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Pinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Sa Hebrews 9:28, gayon din naman si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. At sa unang Korinto 15:3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi ng kasulatan. The Lord Jesus has dealt with sin. He paid the penalty of sin through His death on the cross. Kaya po yung sin virus was taken care by the Lord Jesus Christ. Siya po, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilutas niya po ang sin virus. Kaya lang, may mga bagay tayong dapat gawin. Una, sabi ko po sa inyo, magbalik loob tayo sa Diyos. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ikalawa, kilalanin natin ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ano yung ginawa niya? Binayar niya yung ating kasalanan. At panghuli, ipahayag natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ganito ang mababasa natin sa Romans 10, 9 and 10. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig, at sa gayon ay naliligtas. Sa mga sandaling ito, kapatid, kaibigan, mga mamamayan ng lungsod ng Taguig, kung sakasakali pong napanood nyo itong video na ito, kung mayroong COVID-19 na kinatakutan, naging pandemya sa buong mundo, may mas makapangyarihan diyang virus at yan yung sin virus. Ngunit yung sin virus na yan ay mayroong gamot. Ang amang nasa langit ang nagpadala ng kanyang anak upang yung sin virus na yun ay matapos na. At ito'y sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon. Kung nakahanda ka na, nakilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay mula sa kapangyarihan ng kasalanan, from the power of sin and even from the presence of sin, what we need is to confess Jesus as our Lord and Savior. Nais kong tayo po ay manalangin. Kung ikaw ay nakahanda na, praise God, praise God, praise God, praise God. Kung ikaw po ay handa na para ang sin virus na yan ay ma-deal natin sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tulad ng sabi ko, pagsisihan ng kasalanan, kilalanin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, at ipahayag natin siya ang ating Panginoon. Kung nakahanda ka na, sumunod ka sa maikling panalangin ko, sabihin mo ngayon, Panginoon Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay mo sa akin upang ako ay gumaling
mula sa virus ng kasalanan. Hinihiling ko, Diyos, at hinihiling ko, Panginoong Jesus, na tulungan mo ako sa mga sandaling ito. Aking ipinapahayag na ikaw, Panginoong Jesus, ang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan at sa lahat ng aking karumihan. At mula sa araw na ito, pangunahan niyo po ako. Layuan ang masamang pamumuhay. Manalan ako sa iyong salita at mga pangako. At nakaran ko ang bagong buhay kasama ka, Panginoon. Ito ang aking paghahandog ng buhay sa pangalan mo, Jesus. Amen. Kung kayo po ay nanalangin ang panalangin yun, una gusto ko pong sabihin sa inyo na kayo ay naging anak ng Diyos. John 1:12, as many as receive Him, to them He gave power to become a child of God. Number 2, meron kayong eternal life. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believes on Him will not perish but will have everlasting life. At hindi lamang yun, in-assure tayo ng Panginoon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. 1 John chapter 1, verse 9. Kaya, tanggapin mo ang kapayapaan mula sa Diyos. Ang kanyang kapatawaran at kalayaan mula sa virus ng kasalanan. At mabuhay ka ayon sa programa palakuntunan ng Panginoon. Nais ko patuloy na manalangin para po sa ating lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa isa pang kakataon na pinagtalo mo sa amin upang makasumpong ng kalakasan mula sa iyong salita. Itinatas ko po sa inyo ang mga nanalangin ng pagtanggap. Pangunahan niyo po sila at gabayan ang kanilang pamumuhay. At simula sa mga oras na ito, hayaan niyo ng iyong banal na espiritu ang magpaliwanag ng lahat ng mga bagay na kailangan nilang maunawaan. Patuloy niyo po silang gabayan sa araw-araw. Itinatas ko rin po sa inyo ang aming mga kasamang lingkod bayan, lapo sa aming Senador Pia, Congresswoman Lani, ang aming pong Speaker Alan, at ang ganun din po ang aming pong Mayor Lino Cayetano. Kasama po ng konseho at ng lahat ng mga barangay na kapitan at mga kagawad. Ganun din po ang lahat ng mga frontliners namin. Mga nagpapatupad ng batas. Patuloy niyo po silang ingatan at gabayan araw-araw. Pangunahan niyo po sila at huwag niyo po silang pagpupulangin ng kalakasan at karunungan na galing sa inyo. Pagpalain mo ang mga mamamayan ng lungsod ng Taguig. Ang mga may karamdaman sa pangalan mo, Jesus, ikaw ang magpagaling sa kanila. Ang sino mang nangihinay, bigyan mo ng kalakasan. Ang sino man ang nawawalan ng pag-asa, Panginoon, makakilos ka sa isang napakamakapangyarihang kaparaanan sa kanilang buhay. Continue, Father God, to give them hope because you are our living hope. And I declare the shalom of God, the peace of God that passes all understanding. Keep guard our hearts and minds in Christ Jesus. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay sumagana sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa mga sandali ito. Ayan mong masumpungan nila, minsan pa, ang kalakasan mula sa iyong salita. At ganoon din sa palatuntunan ito, sa segment na ito, may they find strength from this program through the words that is being shared. Words that comes from you. Maraming salamat po. This I pray in Jesus' mighty name. Amen. And amen.